Galing! Wow, thank you. Pwede ba lapatin? John Mark, palabakan natin. Magaling ba si John Mark? Magaling ba? Ako pinakabata sa mga may-ari at pinakamaitsura sa mga may-ari. Sino ang first-timer? Pwede makita kami mga first-timer. Wow, so pwede ba lapatin natin mga first-timers? Sa mga first-timers, maganda ba yung negosyo? Okay ba? Maganda? Parang alanganin yung, sagot ng iba. Yes. Alam ko iniisip nyo. Sa first-timer, ganito kahabang seminar, ang inaabangan yung kainan. Tama mali. Huwag ko kayo mag-alala dahil isa ako sa may-ari and every time nagsasaytaho ako, pinapromise ko lahat sa first time, lahat ng first-timer, pagkatapos ko ng seminar, lahat po kayo kakain. Di ba uuwi kayo? Eh di kakain kayo. bilang may-ari, ang position ko ay Chief Marketing Officer. So, ang trabaho ko, before ang tawag sa akin, Vice President for Sales and Marketing. Pin-remote ko lang, konti lang yung sarili ko, naging Chief Marketing Officer. Pero pareho lang yun, inarte lang yung posisyon. Pero pareho lang yun. Vice President Sales and Marketing, ang trabaho ko, siguraduhin ko ang mga distributor, lalo yung mga bago, kumita. Kasi pag hindi ho kayo kumita, hindi na ho tayo magkikita-kita. Nakuha niyo ako? Pag kumikita ho kayo, masaya ho ang apply nyo. Kasi kumikita ka. Tama mali? Tama. Kung kumikita ka, masaya ang pamilya mo. Tama? Siyempre. Masaya apply mo dahil kumikita ka. Dahil kung di ka kumita, mawawala ka. Pag nawala ka, pati apply mo, baka mawala. Tama? Pag kumikita ko kayo, ang kumpanya, maganda at malusog. So yun ang trabaho ko. Ang tanong, kumikita ho ba yung kumpanya? Opo. Napakalaki ng kinikita ng kumpanya. Pero kaya ho kami kumikita ang kumpanya dahil marami ho kaming pinayaman. Marami ho kami natulungan. Ang sa akin ho, kung first-timer kayo, I believe marami ho kayong questions. Sa isang upuan na ganito kahaba, hindi lahat na sinabi dito maaalala ninyo. Totoo. Sa dami ng sinabi dito, sa dami ng sinabi ni John Mac, ang maaalala nyo, ako. Nakuha nyo ako. So, ano yung mga possible questions nyo kung bago ho kayo? Marami ba talagang bago? Pwede makita yung mga bago? Mga bago? Okay, sa mga... Loko mo ako, luma ka na, bago-bago ka ba? Bagong balik. Okay, sa mga bago, ang laging question, one, kaya ko ba yung sinasabi dito? Yan yung first question. Kaya ba namin yan? Well, yung question na totoo ba yan, sa tingin ko din natin pag-usapan kung totoo o hindi. Sa dami ng taong to, sa tagal ng kumpanyan to, siguro naman totoo na talaga to. Tama mali. Pangatlo, hindi naman siguro aharap yung isa sa may-ari sa inyo kung ito lokohan. Na-imagine nyo, kami mga may-ari, umiikot kami ng buong mundo, hindi ng Pilipinas lang. Buong mundo. Recently, galing kami ng Baguio. After noon, Cebu, alis po kami, punta kami ng Dubai. Bago ako nag-Baguio, galing ako ng Taiwan. So mga kaibigan, buong mundo ko saan sa kami nakakarating. May aim global sa iba't ibang bansa. Pupunta kami ng Dubai, Kuwait, and Abu Dhabi next month naman. Anyway, ang gusto ko rin point sa inyo, humaharap po kami. Nagsasalita ho kami. Humahawak po kami ng mic. Hindi hanggang brochure lang. Nakuha niyo ako, hindi hanggang event lang, taga ribbon cut lang, taga kawai lang, hindi ho, nakakamayan, nakakabayan, makapagpa-picture ka pa. Totoo ho. Ibig ko sabihin, pinagmamalaki namin na itong tinayo namin kumpanya ay tatagal at marami pang taong babaguhin ang buhay. So yung unang tanong, kaya ko ba to? Yun ang tanong, eto sagot ko. Well, sa dami ng yumaman dito, isa lang masabi ko, kaya mo kung kakayanin mo. Ano ibig sabihin ng kakayanin mo? Kung gugustuhin mo. Dahil wala akong madali, hindi ko pwede sabihin sa inyo na mag-join ka dito at mag-promise ako, mag-guarantee, pipirma pa ako na in 1-2 years time, millionaire ka na, hindi ko magagawa ho yun. May mga nagsabi nga, sige, kung sabihin mong kakayanin ko, sige, mga gano'ng katagal? Yun na lang tanong nila. Mga gano'ng katagal? Hindi ko rin humasagot kung gano'ng katagal. Parang yung kwento ng ganito, merong isang lalaki na meron siyang nabalita na isang ilog, pag ininom mo yung tubig ng ilog na yun, hahaba ang buhay mo. So itong lalaking to, excited siya, hinanap niya yung ilog na yun sa probinsya pa. Pagdating sa probinsya, pagod siya, kakahanap ng ilog, ang layo ah, tama ba itong tinataha ko? Pupunta ba talaga ako doon sa ilog na yun? So paglalakad niya, may nakita isang matandang lalaki na kupo sa ilalim ng puno, natutulog, may sombrero sa ulo, natutulog sa ilalim. So, tinanong niya, Manong, pasensya na ho kayo. Pwede ho bang magtanong? Pwede ho bang malaman, mga gano'n pa ho kalayo mula dito hanggang dun sa ilog na pupuntahan ko, yung ilog na mahiwaga. So, yung matanda, tinanggal yung sombrero,
tinina siya mula ulong hanggang pa, tapos sinara yung sombrero, binalik, natulog ulit. So, takataka yung hanggang yung lalaki, ano problema nito? So, mano, pasesya ka na, baka di mo naiintindihan. Nilakasan niya ng konti. Pwede bang malaman gaano kalayo mula dito hanggang doon sa pupuntahan ko? Mga ilang minuto ho. Yan. Sabi nung lalaki, yung matanda, biuksan yung sombrero, tingnan ulit siya, wala ulunggan pa, sabay binalik, at tulog ulit. So medyo bad trip na siya, hindi siya pinapansin eh. Tinalikuran niya, naglakad siya, papunta na dun, papalayo. Habang naglalakad siya, for about mga 10 to 20 meters, 10 meters, biglang sumigaw yung matanda. Sabi, 15 minutes! Panting yung tenga niya. Kanina tinatanong niya, gano'ng pakatagal, ilang minuto, sa harapan niya, hindi sumasagot. Ngayon napakalayo na, saka sisigaw. Kayo ba naman ang gano'n, mababadrib ka, binalikan niya. Ano ang problema mo? Bakit sa harapan mo, tinatanong kita, hindi mo masagot? Ngayon napakalayo ko na, saka mo nasagutin? Alam sabi ng matanda? Paypay ulit. Alam mo, iho, nung nasa harapan kita, hindi ko naman alam kung gano'ng kakabilis maglakad. Kaya nung natansya ko na ganyan ang lakad mo, mga 10 minutes makakarating ka. Nakuha niyo ako? Ibig sabihin, yung effort na ibibigay niyo dito, kung committed ho kayo, decided ho kayo, eh nandoon din ho kung ano magiging resulta niyo. Nakuha niyo ako? Hindi ko sinasabing gawin niyo ito at wala na kayo ibang gagawin. Hindi ko sinasabing ganun. Kung may ginagawa ka tuloy mo, part-time mo lang to. Pero ito sabihin ko sa'yo, pag malaki ng kinikita mo at doble na ng kinikita mo ngayon sa trabaho mo, sa negosyo mo, mag-isip-isip na ho kayo. Dahil dito, hindi lang ho 100,000 ang pwede nyo kitain, kundi million-million ho ang pwede nyo kitain. Pangalawang tanong, eh, para lang sa mga magagaling magsaytayan, mga maboboka. Ayan, may mga nagsabing ganun. Yang ganyan negosyo, para sa maboboka, sino dito mahihain? Huwag ho kayo mahiya. Ang kakapal naman ang mukha nyo. Okay. Sa mga mahihain, tatapatin ko kayo, no? Ngayon, bukod sa may-ari ko na isang AIM Global, marami na rin ako ibang klaseng investment o business. Hindi ako yung nag-manage, investor lang ako. So, nakakamit ako ng iba't ibang negosyante. Isa lang ako napansin ko, wala pa akong na-meet, nakita, narinig, na galing sa hirap na yumaman, na mahihain. Wala ko talaga. Wala. Alam bakit? Ang hirap palang yumaman kapag mahihain ka. Totoo. Subukan niyo magnegosyo, mahihain ka. Magkano to? Eh, ikaw na lang bahala. Bahala ka na. Hindi pwede. Mahihain ka? Tama ko. Kailangan malakas ang loob mo. Nakuha niyo ako? Malakas ang loob mo. Hindi pwede mahihain sa negosyo. Pero tatapatin ko kayo, sa negosyong to, ang mga mahihain, may pag-asa na ho. Totoo. O, paano ko nasabi? Tinan niyo. Ikaw to. Mahihain ka. Sa susunod na may seminar rito, magdala ka ng dalawang mahihain tao. Yung dalawang mahihain tao, malamang kaibigan mo yun. Bakit? Birds of the same feather are the same birds. Ibig ko sabihin, pag ikaw mahihain ka, malamang ang mga barkada mo, mahihain din. Paano ko nasabi yan? Pansinin nyo, mula nung elementary high school hanggang college ako, hindi ko nila lahat, pero kadalasan totoo ito. Yung mga matatalino sa school, pansinin nyo, magkakasama. Napansin nyo ba yun? Di ba yung mga bobo, magkakasama din? Napansin ko yun. Di ba yung mga nagkukopyahan, magkasama? Yan. Totoo naman eh. Di ba yung malalande? Ah! Oh, mahirap yung tahimik, kasama malande. Kumusta ka na? Mabuti. Di ba? Ang hirap magsama ng dalawang yan, ano? May isa pa ako napansin. Di totoo, napansin ko to. Kami mga may itsura. Kaya ang point ko, sa reality ng buhay, kung ano ka, malamang mga kaibigan mo, ganun din. Nakuha niyo ako? Imbitay mo yung dalawang kaibigan mahihain. Pagdating dito ng dalawa, ano sabihin sa atin? Mahihain din po kami. Ano sabihin natin sa dalawa? Di mag-imbita pa kayo ng mga mahihain tao dito? Napupuno tayo ng mahihain tao dito. Lahat ba kayo mahihain? Opo. Yabayaman naman kayo mahihain. Nakuha niyo ako? Ito isipin mo. Paano kung sa ilalim, may makapalang mukha na imbita? Hindi mo na ito kilala. Kaibigan ng kumpare, kapitbahay ka, mag-anak, hindi mo nakakilala, layo na. Eh, itong taong to, ang kapal na baka, napad pa dito, ano yun, tara, recruiter ko. Pag yan makapal mo ka, naging global ambassador, lahat kayo, pati ikaw, global ambassador. So mga kaibigan, kahit mahihain,
Pwede. May nagsabi pa. Eh, mga yung mayaman dyan, mga nauna eh. Paano na huli? Tama, mali. O, ito sagot ko. Una, dapat lang. Alangan yung mama nyo na huli. Eh, ano mangyayari sa atin dito? Mauna ka na, mauna ka na, mauna na kayo. Bakit? Ang yumayaman nyo na huli. Mauna na kayong lahat. Di ba? Common sense. Dapat yumaman nyo na una. Ito naman sagot ng iba. O, sige, yayaman na una. Common sense, sige. O, paano yung mga nahuli? O, di ginagamit yun lang ito. Nahuli na. Una, hindi ka pa rin nahuli. Ikaw pa rin nauuna sa mga nahuhuli. Nakonyo ako. Ang sagot ng iba, eh, paano kayo pinakadulo? Lahat nag-join na, wala na maimbita. Bago mo mangyari yun, patay ka na ho sa dami ng tao. Pangalawa, araw-araw, may nagdi-18. Paano umbusin ng Pilipino, ang tao? Ito po sabihin ko sa iyo, hindi ho kami AIM Philippines. AIM Global. Maraming kumpanya, AIM Networking, pupunta ng Pilipinas, foreign company, iba't ibang kumpanya, pupunta ho dito. Dito sa Pilipinas. Marami rin Pilipino, katulad din namin, nagtayo ng kumpanya. Pilipino sa Pilipinas. Ang problema, ang market nila, puro Pilipino. Pag dito ka lang sa Pilipinas, wala talaga mangyayari sa'yo. Hindi ko sinasabing pangit ang Pilipinas. Ang sinasabi ko, hindi ka tatagal. Parang maintindihan nyo, parang ganito. Empleyado ka. Gusto mong lumaki. You go abroad. Negosyante ka. Huwag lang dito. Lawakan mong pag-iisip mo. You go abroad. Sports ka, basketball, bowling, boxing. Dito ka lang mag-boxing, walang mangyayari sa'yo. You go abroad. Ibig sabihin, ang market dapat international, global, hindi Philippines lang. We should be the head and not the tail. Before, tayo yung sumusunod sa foreigner. Ngayon, sila ang susunod sa atin. So, I would like to invite you this coming May 16, 17, and 18, particularly 17, sa Araneta Coliseum. Ito po ay aming 8-year anniversary. And magugulat po kayo, hindi Pilipino ang umaten. Hindi ko sinasabing hindi Pilipino lang ang umaten. Magugulat kayo doon, iba't ibang klaseng lahi. May Hapon, may mga from Middle East, Pakistani, Arabo, magugulat ka. May mga Nigerians, may Americans, may Koreans, may Taiwanese. Magugulat ka parang United Nation. At lahat sila pumapalakpak para sa AIM Global. At lahat sila mga value sa AIM Global. Ito sabihin ko sa inyo. Lahat ng yun, nag-7980. Nakuha niyo ako? Ngayon sasabihin mo sa akin, gusto mag international 7980. Nakuha niyo ako? So mga kaibigan, ang last question, sige, sabihin natin ganun. Eto problema. Maganda. Maganda yung negosyo, maganda yung produkto, pero walang 7980. Yun lang. Mga kaibigan, many years ago, ako po ay naimbita sa isang kumpanya. Hindi ko nababagat yung pangalan, Forever Living. 1998, and I will never forget that day because ako po ay isang estudyante. Estudyante pa lang po ako noon. Ang course ko ay physical therapy na nag-aral po ako sa UP, University of Perpetual. Tapos, so, noong 1998, I was invited by my classmate, kaklase ko. Okay lang ba, ikwento ko ng konti? Inimbita ako ng kaklase ko doon sa kumpanya na bagit ko kanina. And katulad din ito, ganyan din karaming tao. At lahat sila mga baliw. Totoo siya sabi. Pag tinatanong, sinong gusto kong umaman? Lahat ng tao kami. Talagang tingin ko sa mga tao mukhang pera talaga. Yung sponsor ko, yung kaklase ko, babae ho. Kaklase ko, paano yung ganun sa tuod ko? Diba? Ginaganon ako. Oo. After na seminar, ano, sali ka. Sabi ko, hindi. Ba't ako sasali dyan? Eh, ba't ako sasali? Una, sudyante. Pangalawa, hindi ho marketing yung pag-iisip ko. Isa ho akong physical therapy. Ano nga nang ginagawa ko sa ganitong negosyo? Pangatlo, hindi ho magaling magsalita. Alam ko may itsura ako noon pa. Alam ko yon. Pero naniniwala ako, hindi itsura ang kailangan. Dahil hindi lahat na mayayaman, may itsura. Nakuha niyo ako? So, hindi sa itsura. So, alam ko, hindi malabo ako dito. Ano nangyari? Yung tao nag-imbita sa akin, after 4 months, part-time niya ho, kumita ng 52,000 pesos, isang buwan. Hindi ako mukhang pera, pero tapatan tayo, gusto ko ng pera. Totoo, masarap ang may pera. Tinan nyo yung katabi nyo, tinan nyo. Mukha bang pera? O mukhang gusto din ng pera?
Kung tatanungin ko, anong gusto niyo? Malaki o maliit na pera? Malaki! Pag-uusapan din lang pera, di malaki mo na yung pera. Alam niyo, nakita ko yung 2,000? Kaklasik ko ito, babae. Hawak yung cheque, ang layo-layo, nagtatalon. Hawak yung cheque, nakapalda. Sabi niya, tindan mo! Tindan mo! Yung palda, gumagano'n, di ko alam, anong titignan ko. Mga kaibigan, 52,000! Nung nakita ko, 52,000, lahat ng balahibo ko tumayo. Nasubukan niyo, na-experience niyo bang tayuan ng mga balahibo? Lahat ng meron sa akin, tumayo. Matawa-tawa kayo, iba iniisip nyo ah. Balahibo ho, balahibo. 52,000. Ah, syempre, hindi mo mabaliw. Batang-bata pa ho kami noon, sudyante. Klasiko, 50,000 babae. Sabi ko, kung totoo to, gagawin ko to. Kung kaya niya, kaya ko rin. Kaya lang, maduda ho akong tao. Sabi ko, cheque to. Ang cheque, tumatalbog. Maduda talaga. Sabi ko, sige, samahan kita, in-cash natin. Tingnan natin kung totoo yan. Kinabukasan ho, sinamahan ko sa BPI. First time in my life, pumasok sa loob na isang bangko, punong-puno ng tao, ang haba ng pila. Ang haba talaga, at lahat magkakakilala, nag-uusap. Lahat ang tatanungan, magkano cheque mo, ikaw, magkano. Ah, sabi ko, magkakakilala itong mga to ah. Feeling ko, yung mga first timer na katulad ko, pinagkakaisahan, mag-uusap-usap sila. Ngayon pa, hindi papakita, sa'yo, magkano. Ako naman, dadampas ako. Meron pa daw doon, dating security guard. Sabi ko, bumaba ako ngayon, malungkot. Bakit? Magkano ka nga? 48,000. Sabi ko, yabang! Bumaba, 48,000. Dati daw security guard. Wala akong pakialam sa kanila. Alam niyo bakit? Hindi ko naman sila kilala eh. Ang kilala ko, yung kaklase ko, yun ang pakialam ko. Ito yung pila. Yan yung teller. Kung nasa, ito yung pila, andito yung kaklase ko, wala ako sa pila. Wala akong cheque, ba't ako pipila? Nasa tabi niya lang ako, sinasamahan ko lang eh. Habang papalapit na papalapit sa teller, kinakabahan talaga ako. Bakit? Napakalaking pera ho ito nito noong 1998. Napakalaking pera ko nito. Eh, sudyante. Eh, kahit nga ngayon, ikaw sudyante, yung laking pera niyan eh. Eh, tinakabahan talaga, tutubo to. Ito na, papalapit. Habang papalapit, papalayo na ako ng palayo. Alam niyo bakit? Kung sakaling hindi totoo, magkahuli yan. Kunyari, hindi ko kakilala. Mahirap na, di ba? Madamay pa ako. Pero ba't di ako maalis? Eh, baka totoo eh. Inabot ng kaklase ko yung cheque. Tinanggap. Binaliktad, tinatakan. Pinapirma. Humingi ng valid ID. Sabi ko, totoo na to. Tapos kinulit yung cheque, pinasok sa validating machine. Tapos kumuha tigpa 500 na peso. Yung 500 pesos, na ganyan kakapal. Tapos pinasok doon sa machine na nagbibil. Ginaganon. Sala, sinabayan ko. 52,000. Inabot sa kaklasik ko. Sa harapan ng maraming tao, di ko napigilan sarili ko. Ganun pala ang tao. Pag nakita mo totoong resulta, nawawala yung pagka-negative mo. Totoo. Sa harapan ng teller, sa harap ng maraming tao, nakalimutan ko talaga. Hinawangan ko sa leg yung kaklas. Ang galing mo! Sabi ko, ang galing mo! 52,000? Pagkalik ko, hinugot yung 2,000. Di ba 52,000? Hinugot! Para sa'yo. That night, hindi makatulog. Nasubukan niya, hindi makatulog. Nasubukan niya na. Yung kahit anong gawin yung posisyon, hindi ka makatulog. Ay, grabe, hindi makatulog nung gabing yun. Hawak-hawak ko yung 2,000. Sino hindi makakatulog? Hawak ko 2,000. Siya, 50,000. Makatulog ka? Ang layo, di ba? 2,000, 50,000? Ang layo. Sana sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. Anong ginawa ko? 1 year! Wala akong ginawa. Lahat ng barkada, kaibigan, kamag-anak, kaklase, lahat na naging boyfriend, naging girlfriend, sama-sama ko lahat yan. Inimbita ko lahat. Wala akong pinipili. Katabi ko sa jeep, wala akong pinapalagpas. Pag katabi ko ng jeep, kinakausap ko. Alam mo na yung ganito negosyo? Ganun. Makatabi ko sa bus, tinatanggal ko yung relo ko. Anong oras na? Lahat. Gagawin ko lahat. Makaimbita lang. Kulang na lang, pati patay. Gising ko, hoy, mag-join ka. Baliw na baliw ho ako. Baliw na baliw. Good news po, after 1 year, ni isa walang sumali. Tatawa-tawa kayo, subukan nyo. Ang hirap. Ang hirap po talaga. Sabi ko, grabe. Yung kaklase ko, nag-100,000 na ho isang buwan. Ako, bokya pa din. Habi ko, may mali. Alam mo po mga susisipan ko, hindi ko swerte ito. Nangyari na ho ba sa inyo yun? Yung mag-iisip ka, magdadalaw isip ka, hindi siguro ako para dito. Hindi yata dito swerte ko. Ba't sila kumikita, ako hindi? Ang dami ko makinakausap. Ba't sila okay naman? Magdadalaw isip na ako. Alam mo, sabi ko, dumating ako sa point, sabi ko, ayoko na. Hindi ito ang will ng Lord sa akin. Ganun pa ako mag-isip. Hindi itong swerte ko, hindi itong will ng Lord. Sabi ko doon sa sponsor ko, mag-quit na ako.
Ano sagot ng sponsor ko? Siyempre ang ni-expect ko, pipigilan ako, bibibihin ako. Alam mo binibaby? Wag naman, tumuloy ka. Ganyan talaga. Yan ang ni-expect ko. Alam mo sabi, di mag-quit ka. Di ba sakit? Di mag-quit ka? Nasasaktan na nga, sinaktan pa. Eto sabi niya, kung mag-quit ka, o anong gagawin mo? Doon ho ko nag-isip? Oo nga, no? Kung hindi ako tumuloy, hindi ako nagseryoso, sino kaya ako ngayon? Ano kaya ako ngayon? Hanggang ngayon ho, nasa isipan ko yan. Buti na lang tumuloy ho ako. Alam niyo bakit? Malamang empleyado ho ako ngayon. Hindi ko alam. Ahente siguro. Hindi ko alam. Artista? Ewan ko. Diba? Hindi mo naman alam ang buhay, diba? Pero dahil tumuloy ako, alam niyo mga kaibigan, ayoko pahabain pa, nagbago ang buhay ko. Naging one of the youngest millionaires club ho ko sa kumpanyang yun. Tapos, after about 6 years, umalis po ko dun. Nag-join ako sa kumpanya na hindi ko kakahiya, pero hindi ko pagyayabang. First quadrant, ayoko na rin yun. Nag-join ako doon, hindi ko na ikukwento yung detalye. Basta sumali ako doon, 6 months lang ako doon, saglit lang ako. Pero 1.2 million kinita ko. Pwede na after 6 months. After 6 months, umalis po ulit ako. Nag-join naman ako sa isang kumpanya. iGen Portal. Yun, doon ako nakaipon ng malaking pera. Grabe yung kinikita ko doon. Sa maniwala kayo hindi, 1 million, isang buwan ang kinikita ko doon. Sa paglipat ko sa panibagong kumpanya. iGen Portal, top 4 po ko doon. Laking kabuhay-buhay, kausap. Sabi ko, 1 million isang buwan, yung mga itsura nyo, ganito eh. Parang dating sa akin, ano ngayon? 12 million ho ang kinita ko. Bakit? 1 taon lang ho ko doon. After 1 year, umalis po ulit ako. Alam ko nang iniisip nyo. Kung first timer ka, ito isipin nyo. Kung talagang kumikita ka, bakit palipat-lipat ka pa? Tama, mali. 1 million isang buwan, aalis ka pa, lilipat ka pa? Hindi na. O ito, sagot ko. Hindi ka balilipat kung sarado na. Siraulo ko na lang kung mag-isa ka, di ba? At aalis ka, sarado na eh. O ito yung pangalawang tanong nyo. Alam mo na nagsasara, sali ka pala na sali. Tama, mali. O ito, sagot ko. Dahil wala ko kumakitang negosyo hanggang ngayon, big time businessman na ako ngayon. Yung mga tao na nakakausap ko, mga hindi man bilyonaryo, pero mga multi-millionaires din, isa lang ang napansin ko. Wala akong makitang negosyo o pagkakitaan na maliit ang puhunan, napakalaki ng kitaan. Wala ho talaga. Wala. Wala. Nakuha niyo ako? Kaya, mga kaibigan, 2005, kaming tatlong may-ari, Dr. Ed Cabantog, presidente, Francis Miguel, and me, nag-decide kami, instead of joining other companies, why not we form our own company? So doon pumasok yung isipan. Kesa sumali tayo sa mga kumpanya nagsasara, ba't di na lang tayo magtayo para hindi na magsara? That is our idea, 2005. And ayoko nang pahabain, today is 2014. And mga kaibigan, ayoko, hindi sa pinagmamalaki ko, ang AIM Global ho ang number one network marketing in the whole Philippines in terms of sales and number of distributors. So I would like to invite you, I would like to encourage you to attend sa anniversary, 8-year anniversary sa Araneta Coliseum. Maggrabe ho, kikilabutan ho kayo. Talagang parang grabe, may ganito palang negosyo. Totoo. Ako nga ho eh, may-ari na ho ako. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako. Sa dami ng mga tao na bago ang buhay. From ordinary people to extraordinary people. Ang sa akin lang ho, mahirap kayong kumbinsin. Kung ikaw mismo, hindi mo kumbinsin ang sarili mo. Dahil wala ko makakapag-kumbinsin sa inyo, kundi sarili nyo lang din ho. Tama ba ako? Sa dami ng pwedeng itanong nyo, hindi mo makukuha yan ng isang upuan. Kaya ang tip ko lang ko sa inyo, the moment you get out of this place, the moment you get back to your places, a lot of people will tell you these words. Hindi totoo yan. Kalokohan yan. Pare-pareho lang yan. Si Aling Tech lang na sumali sa ganyan, sinalala pa yung bahay, wala naman nangyari eh. Diba? Marami ka maririnig ng ganun. Ito lang sabihin ko sa inyo, pipiliin nyo ho kung sino papakinggan nyo. Sabi nila, pag dumikit ka, nakinig ka, sa tao miserable ang buhay, magiging miserable din ang buhay mo. Pag dumikit ka, nakinig ka sa mga taong successful, magiging successful ka rin. So pipiliin mo yung taong papakinggan mo. Tama ba? Tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo. Sabi mo sa kanya, pipiliin ko yung papakinggan ko.
Nakuha niyo ako. So, ang last lang, katulad sinabi ni John Mark, yung parati namin sinasabi, habang bata ka, habang may lakas ka, habang may oras pa, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, ang importante, sumusubok ka. Ang mahirap kasi sa atin, hindi mo malaman, kundi mo susubukan. At ang pinakamahirap sa lahat, hindi ka pa sumusubok, anday mo nang iniisip, mahirap yata yan, hindi ko yata kaya yan. Hindi ka pa sumusubok, anday mo nang iniisip, nakuha niyo ako? At ang pinaka-worst sa lahat, kung kailan ka tumanda, saka ka maghahabol, ano ibig sabihin nun? Pag matanda ka na, nang namadali ka na, saan ang mga opportunity? Ito mas malala, paano kung 90 ka na? 90? Saka ka ngayon maghahanap, saan ang opportunity? Sasali na ako. Wala na, huli na ang lahat. Nakuha niyo ako. Nakuha niyo ako. Yumaman ka man. Hindi ma-enjoy. Bakit? 90 ka na. Ang ganda ng BMW. Hindi ko makita. Nakuha niyo ako. Pag sumama ka sa Amerika sa trip namin, hindi mo ma-enjoy. Diba? Ang ganda ng Amerika. Arthritis ko. Diba? Maganda yung bata ka pa. Sige! Mag-fail ka, okay lang. Eh, kung mag-succeed ka, tingnan nyo ako. Nakuha nyo? Dahil mas masarap maging successful habang bata. Huwag kang matakot mag-fail. Ang failure, part ng buhay yan. Mas maraming failure, mas masarap ang success. Nakuha nyo ako? Kaya ako sa inyo, kung tataya ka, ba't di mo itaya, kaibigan? Marami ka na sigurong tinayan. Marami ka na rin pinilahan. Ba't di mo ito subukan? You know why? Dahil hindi ka lang mag-isa. Marami kang katulong dito, kaibigan. Nakuha niyo ako? At pag sumama kayo sa amin, sa mga trip namin sa abroad, maniwala kayo sa akin, bawing-bawi mo 7980. Uulitin ko, minsan lang to. Hindi to buwan-buwan, hindi to taon-taon, minsan lang sa buhay mo. Ha? Tapos hindi mo gagawa ng paraan? Oh, ito sabi ng iba, oh. Ito, pasensya na kayo, mahaba. Sabi ng iba, oh. Ito sabi nila, oh. Eh, kung hindi ko mabawi, paano kung hindi mangyari sa akin, yung nangyari sa inyo? O di sayang 7980 ko? Oh, tama. Ulitin ko sinabi, ah. Paano kung hindi ako yumaman, nakatulad ng sa inyo? Eh, di sayang 7980 ko. Tama naman. Puto naman eh, di ba sayang? Kahit sabihin na pa natin, may produkto, may mga, syempre tumaya siya eh. Eh, hindi yumaman. Ito naman sasagot ko. Eh, kung yayaman ka sana, hindi ka sumali. Eh, di sayang yung million-million na sana kinita mo. Anong gusto mo masayang? Yung 7980 o yung million-million na mawawala sa'yo? Nakuha niyo ako. So, titinan mo lang eh. Ulitin ko, minsan lang sa buhay mo. Kung ito hindi mo kayang gawa ng paraan, kalimutan mo na magkakotse. Ni gulong ng kotse, hindi mo rin kayang gawa ng paraan. Totoo. Kung ito hindi mo kayang gawa ng paraan, eh kalimutan nyo na magkabahay. Dahil isang square meter pala ng lupa dito sa Metro Manila, ubo siya na yung 7980 mo. Nakuha niya ako, hindi naman bahay. Pwede ba bahay mo, 2 square meter? May bisita, pasok ka. Pagpasok ng dula, sa labas ulit. Asan yung bahay mo? Dinaanan mo, yun o. 2 square meter. Nakuha niyo ako? Kung ito, hindi mo kayang gawa ng paraan, eh kalimutan mo na mag-abroad. Dahil papeles pa lang, visa pa lang malamang, ubus na yung 7980 mo. Nakuha niyo, lalo kung wala ka passport, wala na talaga. Hindi ka pa nang ga-abroad. Ubus na yung pera mo. Kung ito, hindi mo kayang gawa ng paraan, kalimutan mo nang yumaman. Nakuha niyo ako? Gawa niyo ng paraan to. Gawa niyo ng paraan. Pupusta ako sa inyo. Seryoso niyo lang to. Next year, mamoblema kayo. Paano mang ubus ng pera? So, mga kaibigan, maraming salamat sa pag-attend nyo. I hope, sana wala akong offensive words na nasabi, pero bago tayo mag-iwahiwalay, iiwanan ko kayo ng huling kwento. Kala nyo, tapos na, ha? Sabi ng mga first time, aalis na. Ah! Yung paborito kong kwento, ha? May minis ko na yung kwento to, eh. Merong isang Indian chief. Chief siya namang Indians. 65 years old. So may edad na. Bagong kasal sa isang babae, 18 years old. Na-imagine niyo ba yun? 65-18 kinasal. After ng kasal, ano susunod? Kayo ba nung kinasal, wala bang reception? Honeymoon ka agad pagkatapos? Matindi kayo? Hindi niyo malapin na pagkain yung mga bisita niyo?
Reception muna, di ba? Oh, ito na ngayon, honeymoon. Eh, di ba mga Indians, nakatila yan sa alam niyo yung bahay na parang tent, ang tawag doon, wigwam? Yung ganun. Pumasok yung babae. Ganda, 18. Batang-bata. Fresh. Sumunod yung Indian chief, si Sentai Cinco. Nangangamoy na ho. Pagpasok, sabi ng lalaki, wife, let's fight. Yung babae, walang magawa. Bakit? Eh, asawa na siya. May magagawa pa ba siya? Sa mga Indians, pag ikaw pinili ng chief, kuhan yun eh, magiging proud ka pa. Bakit? Dahil ikaw napili. Ganun ho, ang culture nila. Siyempre, proud na proud pa siya. Let's fight. Sabi ng Indian chief, hubad siya ngayon. Talaga nanginginig-ginig pa. First time eh, di ba? Nanginginig-ginig. Sabi ng Indian chief, tanggal lahat, laglag lahat. Oh, grabe ho. Sexy, ang puti, ang ganda, ang kinis. Big and small are all in the right places. Grabe yung malaki nandun, yung mali nandun, nagkasya lahat. Parang makina, kumpleto. Sabi ng matanda, biglang may kumatok. Wala pa eh, may kumakatok. Ang lakas ng katok. Nung sinirip niya, yung kanang kamay niya, sabi nung kanang kamay niya, chief, I am very sorry, but there's a war. We have to go, we have to fight. May gera ho. So yung Indian chief, sabi niya, okay, wife, I am very sorry, but there's a war. I have to go, I have to fight. I'll be back. We will fight. After 6 months, take note, 6 months, umalis yung Indian chief, pakipaglaban. After 6 months, bumalik ho. Sugatan, pero panalo sila, excited. Pagdating sa bahay, dahil binuksan, nakita ang asawa, wife, I'm back! Let's fight! Yung babae, nakatanugod, umiiyak. Pag-ikot, buntis! Sabi ng lalaki, oh! Many moon come! Many moon come! How come, bebe come? Sabi ng babae, umiiyak, oh, husband, I am sorry. Many moon come. You know come. That's why many man come. That's why baby come. Tawa kayo ng tawa, anong lesson? At pag labas yun nito, ganda, ano sabi? Ewan ko nga eh. Ladies and gentlemen, many moon will come. Believe me. Lilipas ang panahon, di natin mapigilan yan. Pero sumali ka o hindi, many man will still come. Bumalik ka dito, ano ngayon, Friday? Friday, ito ang pinaka-konting attendees during the week. Friday, konti pa ho ito. Pumunta ho kayo bukas. Subukan nyo sumilip. Nang alas dos, ewan ko kung papasok ka pa sa dami ng tao dito. Sino ka experience sa Saturday dito? Grabe, no? Grabe, pero wag ka. Yung mga tao, kahit puno na, pumasok ka. Teka lang, pumasok. Talaga, pinipili talaga lahat ng tao eh. Ang sa dingding na, laka gano'n. Kulang na lang, nasa kisa may ano pa? Baliw talaga. Well, isa lang ang ibig sabihin nun, maraming tao talaga gusto magbago ang buhay. Yes. Sa akin lang ho, sasamahan nyo ba kami o magpapaiwan kayo? Ang AIM Global ho, para po itong eroplano ng pagpapala. Marami ng pinayaman. The doors are very wide open. If you come in, we will welcome you. If not, thank you for your time. But, remember this, with or without you, this plane of opportunity will surely fly. Ang sa akin lang ho, sasabay ba kayo o magpapaiwan kayo? Good morning! Thank you!